Let's balance the sheet! Usapan natin yung ano, ano ba ang pagkakaiba at pagkakahalintulad ng audited financial statements at certified financial statement? Naku po. Isang katutak na po ang nabasa kong financial statement. Pag nagdaan ho yun sa isang CPA, ang tawag na ay audited. Kasi po, kaya ginagamit yung word na audited, yung financial statement po, o statements, interchange yun na, financial statement, tsaka financial statements. Yung financial statement po, pag sinabi nating audited, yung financial statement, audited FS, ito po ang origin niya, ang preparer niya, nababasa niyo po ba? Ang preparer niya, yung taxpayer o yung kliyente, client. Kaya ang ginawa dyan, ito na yung financial statement ko, CPA, yan, kompleto yan. Paki-audit mo nga, binigay sa CPA. Ayun. Kaya ang tawag audited, hindi galing sa CPA yung financial statement. Gawa ng taxpayer, inaudit lang. Gusto kong liwanagin sa inyo, hindi nire-require ng tax code. Alam nyo naman kasi merong sabwatan dyan. Corrupt BIR officials tsaka corrupt CPAs. Nagsasabwatan yan. Okay? Para yung mga taxpayer, magatasan nilang dalawa. Parehong corrupt eh. Hindi ho nire-require to. Hinding-hindi nire-require ng tax code yan. Bawal ho yan sa tax code. Ayan. Ang sabi ng tax code, sir, ano naman ang ibig sabihin ng certified? Ayan, balik tayo. Certified financial statement. Pag sinabing certified financial statement, okay, sabi ng tax code, bili na kayo ha, tumulong naman kayo para mapalaguho natin itong ating ginagawa. At yung pong gagamitin hong pera, excess na pera, di ba? Mag-donate ho kayo. 1,000 pesos donation. Maka-100,000 ho tayo. Bibigyan ko ho kayo nito. Free. Okay, donation po yan. Issuance ko kayong resibo. Siyempre sa donation. Padadala ko ho to through private courier. Wala na hong bayad sa inyo yun. Pag sinabi natin certified financial statement, yung statement, ito, ang CPA ang gumawa. Tanong ko sa inyo mga taxpayer, gusto nyo bang gumawa ng financial statement? Wala nga kayong karanasang gumawa niyan eh. Wala nga kayo nitong utak para gumawa niyan eh. Wala kayong intellectual prowess para gumawa niyan. Ang CPA ang gagawa. According sa tax code, section 232, dapat ho, hindi kayo bumibili ng audited financial statement. Kasi bawal ho yan. Bawal. Ang pinagagawa ho sa inyo ng tax code, certified. Inuutusan kayo ng tax code na bumili ng certified financial statement, hindi audited. Hindi po ito. Okay? So, sa susunod ho nating pag-uusap, i-discuss ko naman sa inyo yung marami pa. Sobrang dami. Hindi ko na maisip kung ano i-discuss ko sa inyo. Paunti-unti lang, okay? So, makita-kita ho tayo. Huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kumalimutang bumili, ha? At, higit sa lahat, kung 10 taon na kayong walang laman ng libro, ito na ho yung pagkakataon yung lamanan. Mura ho ito. Kasi ang penalty ho is 50,000. Pag na-tax map ka, 50, dalawang beses magta-tax map, 100,000. Pag na-audit ka ng BIR through letter of authority, another 50,000. Do, sa isang taon, may 150,000 ka ng penalty. Meron pa ho kayong pagkakataon. Sumama kayo sa study now, pay ETM, later,
para less than 50% to yung bayaran nyo sa librong ito. Okay? See you then!